Dire-diretso na po natin, ang ating pong topic ngayon ay ultimate sacrifice. Kayo ho ba'y nakapagsakripisyo na? Oh, nakapagsakripisyo na ang lahat. Ano? So sa ating buhay, common po ang pagsasakripisyo. Tama po ba yun? Oo, kapag mahal mo ang isang tao, ay willing ka na magsakripisyo. Ang mga nanay po, nagsasakripisyo yan. Every morning, pagigising po ang mga nanay at ipaghahanda ang mga anakis. Ano, atatay ba? Nabaliktad na pala. Kahit po inaantok ang nanay, babangon yan para may maipabaon lamang sa kanilang mga anak. Tama ho ba yun, mga nanay? Kahit masama ang pakiramdam nila, walang ano yan, magsasakripisyo. Basta lamang may mabaon o madala sa school ang mga bata. Ganyan din ang mga tatay. Ang mga tatay ay nagtatrabaho, nagsasakripisyo, nangingibang bansa, willing sila na pansamantalang iwanan yung kanilang mga mahal sa buhay sapagkat nagsasakripisyo sila para yung kanilang mga anak ay maging maayos ang buhay. Tama ho ba yun? Ganun din, kung ikaw ay kawal ng gobyerno, sundalo, pulis, makikita ho ninyo doon sa libingan ng mga bayani ang mga nagsakripisyo alang-alang sa bayan. Meron akong kaibigan na matay noong Marawi Siege. Siya ay sniper ng Marine, namatay dahil nagsasakripisyo siya sa bayan. Ang pagsasakripisyo po ay hindi po lingid sa atin. Kahit po doon sa Old Testament, hanggang sa New Testament ay punong-puno din ng pagsasakripisyo. Tama ho ba yun? Kasi yung sakripisyo, yung handog mo sa Diyos, yun yung handog na kinalulugdan ng Diyos. Si Cain at si Abel ay naghandog, nagsakripisyo. At makikita po natin sa Bible, punong-puno po ito ng turo patungkol sa pagsasakripisyo. Alam ho ba nyo noong nagkamero ng salot sa Ehipto na kailangang magsakripisyo ng mga Israelita para hindi mamatay yung kanilang mga panganay. Paano sila nagsakripisyo? Nagbubo sila ng dugo, pinatay yung kordero at ipinahid nila sa mga hamba ng kanilang pintuan at nang dumaan yung anghel ng kamatayan, sila ay naligtas dahil may pahid ng dugo ng kordero, ng hayop. At yung pong mga bagay na ginagawa noon ay sabi ay anino lamang ng mga bagay na darating. At si Kristo po ang realidad nito. Yung pong pangyayari doon ay parang picture lamang na isang mangyayari. Kaya nagiging kapanapanabik, meron kang pinapakita mga picture. Di ba? May mga trailer. Trailer lang po yun. Para hindi mo pa lubusang maunawaan ng kwento kapag hindi mo napanood ang sine. Ganon din, nung makita ng mundo si Jesus na ipinako doon sa krus, nakita natin yung suma total ng ultimate sacrifice na yan. At hindi po coincidence na ang panahon ng pagdating ni Kristo ay piyesta ng Passover, na kung saan ipinagdiriwang ng mga Israelita yung pagtatanggol, yung pagtatakip ng kasalanan o yung pagliligtas na ginawa ng Diyos doon sa mga Israelita. Imagine, pagkatapos na ipahid sa hamba yung dugo ng kordero, hindi ho namatay yung kanilang mga panganay. Pero yung panganay ng Ehipto, namatay. Ibig sabihin, may divine protection yung dugo. Hindi ka mamamatay yung panganay, sabi doon. At the same time, yan na rin ang naging susi para sila ay makalabas ng Ehipto at magkameroon ng kalayaan. Picture pa lang yan. Ngayon, titingnan natin yung pinaka-the best, yung pinaka-climax, yung ultimate sacrifice na ginawa ng ating Diyos. Excited na ba kayo? Okay, excited na rin ako. Kasi ang pag sinabing ultimate, yan ay pinale. Ano? Final na yan. Yan yung pangwakas. Yan na yung katapos-tapusan. Yan yung pinakalundo. Yan yung pinaka-extreme. Yan yung pinaka-climax. Wala nang susunod. Kaya nga nung sumigaw si Jesus Christ na it is
finished. Wala nang susunod na paghahandog. Pagdating sa mga kasalanan, wala nang susunod na paghahandog. Hindi na muling babalik si Jesus para ialay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Sapagkat nagawa na niya ito once and for all. Meron na tayong ultimate sacrifice na tinanggap buhat kay Kristo. Alam ito ni John. Kaya sa John chapter 1 verse 29, sabi dito, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sa Tagalog, narito. Huwag kayong hihinga kasi behold na naman. Kamangha-mangha, naririto. Nagagalak kami dahil ito na ang kordero, hindi korderong hayop, siya ay kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahihinto na yung pag-aalay ng mga hayop sapagkat ang inialay mas mataas, mas mahalaga. Anong inialay? Hindi yung walang dungis na dugo ng hayop. Ito'y walang dungis na dugo ng kordero ng Diyos. Kaya ang bisa niya, garantisado ang bisa niyan na makapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So 1 John chapter 4 verse 10, "This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son," para saan? "As an atoning sacrifice for our sins." Ang galing ano po? Ito daw wika sa Tagalog. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating kasalanan. Ang ganda nun, no? Hindi sa inibig natin ng Diyos. Hindi mo naman iniibig ang Diyos. Hindi mo nga kilala ang Diyos kung sinong Diyos ang iyong sasambahin. Kaya ang dami mong inilalagay sa iyong dingding. Hindi mo kilala. Hindi mo siya iniibig, sabi doon. Pero itong magandang balita, tayo ang inibig niya. Ikaw na naririto. Hindi po aksidente na naririto ka. Iniibig tayo ng Diyos. Amen? Pwede mo bang sabihin sa sarili mo, iniibig ako ng Diyos. Hindi dahil siya iniibig ko, hindi dahil siya ay pinaglilingkuran ko, hindi dahil siya ay mahal na mahal ko. Hindi eh. Hindi nga natin na mahal eh. Iniibig niya tayo at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Meron pong dalawang dahilan ang sakripisyo ni Kristo. Number one, ito po ay ginawa para sa iyo. The sacrifice was made for you. Sapagkat pagdating kay Jesus, wala naman siyang iaalay na kasalanan para sa kanyang sarili. Wala naman siyang kamalian, wala siyang pintas, wala siyang puna. Pero alang-alang sa atin, ginawa niya ang ultimate sacrifice na ito. Tinyo, ito ang pag-ibig. Ulitin natin, 4:10. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak. Nagbunga doon sa pag-ibig ng Diyos ang gawa ng pagsasakripisyo. Dahil ang motibasyon ng pagsasakripisyo ay dahil inibig ka muna, saka siya nagsakripisyo. Nag-uugat ang lahat ng bagay sa pag-ibig. Kaya sabi, ito ang pag-ibig. Sinugo ko ang aking anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Nung unang panahon po, yan naman ang aking porte eh, ang lumingon sa nakaraan. Para maipadama ng lalaki na iniirog o nililiyag ang isang babae, ito'y kanyang pinagsisilbihan. Tama ho ba yung sa mga naunang tao dito? Pinagsisilbihan mo yan, pinag-iigib mo yan, pinag-piper-per mo ng kahoy. Kahit hindi ka marunong kumanta, kakanta ka. Tama? Manliligaw ka eh, naliligaw ka eh. Alam na magulang na nililigawan yung babae. Naglilingkod ka dahil mahal mo eh.
ay talagang kahit gaano kahaba ang aking lalakarin, ay ako'y lalakad, kahit madilim-dilim at may mumu at may umaalulong, ay ako'y lalakad. Kahit ang aking ilawan ay simbulang, kahit ako'y mahina ang balik at ako'y magbabalagwit ng tubig dahil walang panligo yung aking magiging biyanan. Di ba? Nakaranas tayo ng mga yan. Anong dahilan? Bakit? Iniirog mo? Sinisinta mo? Minamahal mo? Gayon din po ang Diyos. Gumawa siya ng hakbang para maipakita. Sinugo mismo si Kristo, hindi lamang para mapadama, kundi maipakita kung paano ang pag-ibig na buhat sa Kanya. Pero yun may Diyos, nagkatawang tao, alang-alang sa atin. Iniwan niya yung ganda ng langit. Iniwan niya yung oras niya, doon, oras at panahon niya sa langit na nag-i-enjoy siya at nakipamuhay sa mga tao na kagaya ng isang mahinang laman. Kita mo yun, nakikita ho natin yung kung paano niya ipinakita at ipinadama para lamang tayo ay maabot ng kanyang biyaya. Sabi po doon, yung salitang love, doon sa galing sa, di ba, this is love, not that we love God, but that He love us. Yung pag-ibig na ginawa sa atin ng Diyos, yung love na yan ay galing po sa salitang Griego na agapisen. O galing na rin doon sa root word na agape. Nang ibig ho sabihin niya na aorist indicative active po ang pagkakasulat sa kanya. Aorist, nangyari na, ini-indicate na lang, pero yung pangyayari pong yun, active pa hanggang ngayon. Nagaganap pa, ipinadadama pa patuloy ng ating Diyos. Ano yung pinadadama niya? Na tayo ay kanyang minamahal, to love. Patuloy tayong minamahal ng Panginoon. Wish well to. Ang nais ng Diyos sa atin ay magtagumpay. Hindi masira ang buhay. To take pleasure in. Ang sabi doon, kinaluluguran kita. Ang pag-ibig ko sa iyo, may kasamang kaluguran. To long for. Ako'y nananabik sa iyo tuwi-tuwi na. Yan po ang pag-ibig na ipinadama sa atin at patuloy na ipinararanas niya. Esteem, pinahahalagahan kita. Kaya hindi ho natin maaari sabihin, ay, mababa ang aking self-esteem ngayon. Hindi ko napapahalaga ng sarili. No, may nagpahalaga sa iyo na higit sa iyong sarili. Kung ang tingin ng mga tao ay hindi ka mahalaga, teka muna. Hindi basihan yan para bumaba ang pagtingin ko sa aking sarili. Ang basihan ng pagtingin ko sa sarili ay kung paano ko pinahahalagahan ng aking Panginoon. At ako'y minamahal niya. Ang sabi doon, I love you. Eh parang nung ikinasal lang po eh, tinatanong ang babae at lalaki, iniibig mo ba ang babaeng ito? Anong sagot ng babae? Opo. Opo, pastor. Opo. Kung sa katoliko, opo, padre. Nagsumpaan ng pag-iibigan. Ngayon, iba na. Wala. Ang relasyon ngayon, meron ba kayong ano ngayon? Anong status nyo ngayon? Basta masaya lang ako. Pwede bang status yung basta masaya lang? Samantalang pag ikinakasal ka, tinatanong doon, sa hirap at ginhawa, magsasama kayo. Eh, paano kung naghirap na? Hindi ka na masaya. Ano, hiwalay na? Ano yan, sanlinggong pag-ibig? Hindi ho pwedeng gayon. Nung ikasal at sinabi ni Jesus na iniibig tayo, na nakapag-isa tayo, yung po'y nananatili. Nananatili, nagpapatuloy, regardless kung anong magiging circumstances sa buhay. Kaya napakahalaga po ng kasal. Napakahalaga po na ikinakasal. Amen? Nung una, kasal muna bago pisan. Ngayon, pisan muna bago kasal. Oh, hindi ho tama yun. Ang tama, ikasal ka muna bago kayo magpisan. Ang agape po, ang sabi doon, requires faithfulness, commitment, and sacrifice without expecting anything in
return. Wala kang hinahangad na sukli. Nagsasakripisyo ka ng may katapatan. Umiibig ka ng mayroong commitment. Amen? Ang pagmamahal na ginawa sa atin ng Panginoon, na magagawa rin naman natin, eh kahit walang balik o sukli, nagpapatuloy ka sa ginagawa mo. Marami ho tayong ginagawang sakripisyo na bunga ng pag-ibig. Tama ba? Pag ikaw ay naglilingkod na wala kang hinihinging kapalit, umiibig ka ng walang kapalit, hindi masakit kahit hindi ka binabalikan ng ganung mga bagay. Sapagkat ang tao naman ay may limitasyon ng pagbabalik ng mabuting bagay sa atin. Pero ang Diyos, sabi doon, ang kanyang ginawa, sacrifice without expecting anything in return. Mayroong mga taong hindi kinikilala ang kanyang tinapos na gawa. Meron niyang mga taong inaalipusta pa. Hinahamak. Hindi totoo wika yan. Pero ang ganda ng pag-ibig ng Panginoon natin, kahit hindi mo ko tanggapin, minahal pa rin kita. Ang mahalaga, minahal kita. At tayo naman na nakakilala sa Panginoon, nakita natin yung lawak, laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo nakakapalakpak sa Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Dito natin kasi makikita ang kagandahang loob ng Diyos. Papaano? Inibig niya tayo kahit hindi natin siya inibig. Siya pa ang nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Binigyan niya tayo ng pagpapalaga na hindi kayang tumbasan ng tao. Ano? Ang tao kasi ay nangangailangan ng pagpapahalaga eh. Nangangailangan din ng tao na ina-affirm mo sa kanya na siya'y mahalaga. Pero ang ganda, ang Diyos ang unang nag-affirm ng pagpapahalaga sa atin. Makakalimot ang tao, pero ang Diyos ay hindi. Pwede bang paniwalaan natin na ako ay mahalaga sa Diyos? Amen. Sabihin natin yan, ako ay mahalaga sa Diyos. Oo, dahil ikaw ang iniisip ng Diyos nung isugo niya si Kristo. Roma 3:23-5, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasama ba tayong lahat dyan dati? Na lahat ay nagkasala? Yes. At walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong ginagawa mo, kahit anong pagrelihiyon mo, hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kulang, kapos. Ito na ang magandang balita. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Base sa verse 24, may ginawa ka ba dyan? May ginawa ba tayo dyan? Ano yan? Purong kagandahang loob ng Diyos. Kasi kapos ka nga eh. Lahat ng gagawin mong hakbang magiging kapos. Buti na lang gumawa ng paraan ng Diyos. Dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Anong nangyari dyan? Anong gagawin mo na lamang para ikaw ay makatanggap ng biyayang kapatawaran? Sumampalataya. Walang hakbang. Walang paglakad ng anumang mahihirap na paglakad sa buto ng balatong. Wala. Manampalataya ka lamang kay Jesus. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Saan daw po ang paraan? Papaano daw ang paraan ng kapatawaran ng kasalanan? Dugo. Kaya lahat ng kasalanan na nagawa ng tao ay napatawad sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng minsanang pag-aalay ng dugo ni Kristo at hindi dahil sa iyong pangungumpisal. Okay?
Ang pangungumpisal pong ginawa sa 1 John, sa 1 John 1:9 ay minsanan lang. Minsanan lamang pong ginawa yun. Kaya kahit anong kalalagayan mo ngayon, kahit gaano kadami ang kasalanan mo, basta may dugo, garantisado ang kapatawaran. Amen? Garantisado ang kapatawaran. Kahit ipinaglihi ka pa sa isang anghel, hindi ka pa rin maliligtas dahil ikaw ay hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Makasalanan pa rin ang turing sa ating lahat unless tanggapin mo yung ultimate sacrifice na ginawa ni Kristo. Panampalatayanan mo yung tinapos na gawa ni Kristo na doon sa krus siya'y namatay, buhat-buhat yung ating mga kasalanan. Amen? Yung ating mga gagawin, hindi makakaabot. Kulang, kapos. Nais mo bang tanggapin ngayon si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Nais mo bang anyayahan si Kristo na, wow, tinatanggap kita Kristo na ikaw ang naghandog para sa aking mga kasalanan? Kung ikaw po'y ready, pwede tayong manalangin ngayon. Huwag na natin banda-bandari yan. Sabihin natin, sa lahat pong narito, sabi mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak. Hindi ko kayang bayaran ang aking mga kasalanan. Salamat sa sakripisyo mo bilang pagbabayad sa aking mga kasalanan. Tumigis ang iyong dugo para sa kapatawaran ng lahat kong mga kasalanan. Nagpapasalamat po ako sa buhay na walang hanggan na iyong binibigay sa akin kapalit ng iyong pagbabayad sa krus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung yan po ay tinanggap nyo ng buong puso, ay garantisado po, sabi doon, ang sino mang tumanggap at nanampalataya sa akin ay pinagkakalooban kong maging anak ng Diyos. Siya po ang nangako noon. Wala ang ginawa. Simpleng-simple, napadalo. Dumalo ka lang dito. Eh, ganun ho ang biyaya eh. Ibinibigay sa mga undeserving. Eh, salamat po sa buhay na walang hanggan. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Ganun kasimple, sapagkat may naghirap na, may nagpakasakit na. Sa Romans 3 verse 25, sabi doon, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Yun po yung ginawa natin kanina, nanampalataya tayo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Na ang biyaya ng kaligtasan, pagpapatawad sa kasalanan ay tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi sabi doon, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Alam na alam po yan ng mga Hebreo, sapagkat nung lumang tipan, halos walang tigil ang pagpatay at pag-agos ng dugo ng mga hayop para lamang matakpan pansamantala yung kanilang mga kasalanan. Kaya pag dumating nga yung Passover, abay nagagalak sila sapagkat matatakpan pansamantala sa loob lamang ng isang taon yung kanilang mga kasalanan. Para bagang ang sarap naman ng biyayang ito na ako'y malaya sa loob ng isang taon. Pero matindi po ang ginawa ng kordero ng Diyos. Matindi po yung bisa ng kordero ng Diyos. Hindi lamang po pang isang taon. Hindi lamang po pang dalawang taon. Hindi lang pang limang taon. Hindi lang pang sampung taon. Pang magpakailanman ang bisa ng dugo ng kordero ng Diyos. Kaya kung papaanong ang mga Hebreo ay nagagalak tuwing mag-aalay, abay, lalo naman ang mga Kristiyanong magagalak sa inialay, sa once and for all na inialay ng kordero ng Diyos. Doon sa ultimate sacrifice na yun, na minsan lang, hindi ka na mag-aalay. Hindi ka na magdadala, sapagkat kung tayo ay sa pamamagitan ng dugo, tayo naman ay hindi naligtas dahil tayo ay magaling magrelihiyon, hindi rin man tayo kasama sa tipan. Wala naman tayong ginagawang pagbububo ng dugo pagdating sa kasalanan natin. Kaya hindi rin naman nakocover ang sin natin.
Kahit ngulngul ka ng ngulngul, litaniya ka ng litaniya sa Diyos, hindi natatakpan ang kasalanan mo sapagkat ang tinatanggap ng Diyos ay yung pagbubuo ng kordero walang batik sa Old Testament. Eh nung ikay nabuhay na hentil, wala ka naman, hentil ka nga, anong ginagawa mo? Kanya-kanya tayo ng ritual para mapatawad tayo ng mga kasalanan. Meron nagsusulat ng sa coupon ban ng mga kasalanan, tapos ilalagay sa krus, tapos susunugin. Ritual yan. Hindi yan totoo. Ang totoo, kung Old Testament ang gagawin mo, magkakatay ka ng ano, para matakpan, para hindi magalit sa iyo ang Diyos. Pero dahil tayo ngay hintil, eh di kanya-kanya tayong sakripisyo, kawawa tayong mga hintil. Kawawa tayo kung hindi natin nakilala si Kristo. Or rather, kung hindi tayo nahanap ni Kristo. Pwede bang pasalamatan mo sa iyong sarili na natagpuan ka ni Kristo? Palakpakan po natin si Kristo. Lord, salamat po at nahihinto. Pagdating sa kasalanan, dahil sa ultimate sacrifice ni Kristo, huminto na ang pag-aalay. Wala na ang Jerusalem. Bagsak na ang Jerusalem. Wala na nag-aalay ng hayop doon ngayon. Tinapos na ni Kristo ang pag-aalay ng mga hayop. Kaya minsan at magpakailanman, tayo ay napatawad. Kaya nga kung hindi ka pa sumasampalataya, tamang-tama sa iyo, 1 John 1:9. Ganyan tayo nung nangyari nung una, nung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan na wala tayong magagawa. Ang sabi doon, alam nating maaasahan natin ang Diyos, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Note, sa lahat ng ating kasalanan. Kasama ba yung bukas mong kasalanan? Pag sinabing lahat? Aba, hindi nasagot yung iba. Pag sinabing lahat, kasama ba yung nakaraan, ngayon at bukas na kasalanan? Amen. Bakit ka napatawad? Dahil sa dugo ng kordero ng Diyos. So pagdating bukas, nagkamali ka, anong gagawin mo? May gagawin ka pa sa kasalanan mo? Nakagaya ng ginagawa natin dati na paulit-ulit tayong nangungumpisal kung kanino-kanino. No, hindi po. Nananampalataya tayo kay Jesus na ako'y pinatawad na niya. Sapagkat lahat ng kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya patuloy ho tayong mabubuhay sa pananampalataya. Patuloy tayong mabubuhay ng pagtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo. At yung bisa niya ay hindi nagbabago. Yung bisa ng dugo ni Kristo ay nananatili. Amen. Yung pa rin at yon ang kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. Tingnan niyo po ito sa Hebrews 10 verse 12. But when this priest had offered one sacrifice for sins for all time, nawala na yung ating ano, he sat down at the right hand of God. Hintayin ko po yan para mabasa niyo kasi mas may emphasize po natin yung lalim ng ginawa ni Kristo. Tingnan po. But when this priest, sino po yan, had offered one sacrifice for sins for all time, he sat down at the right hand of God. Pansinin po niya yan, siya na yung priest, siya pa rin yung sacrifice. Siya na yung pinakamataas na pare o pinunong saserdote, siya pa rin yung sakripisyong inihaalay. Kasi sa lumang tipan po, kailangan merong isang high priest na maglinis ng kanyang sarili. Walang bati ka pag ikaw'y pumasok doon sa Holy of Holies na ikaw ay may kasalanan at hindi nakapag-alay ng dugo, ay utas ka. Hindi ka karapat-dapat eh. Doon sa may tabing na yon ng Holy of Holies, pag pumasok ka doon, patay ka. Tiyak na patay. Kaya nga, ang mga paring ito ay mayroong bell. Nilalagyan ng bell. At the same time, sabi sa history, ay mayroong tali ang kanilang mga paa. Na kapag hindi na kumakalimbang sa loob ng Most Holy of Holies, yung paring yon, ay wala nang tunog. Wala nang nakalimbang. Eh, hindi naman sila pwedeng pumasok doon. Dahil mamamatay din sila kapag sila ay hindi nakapag-alay, hindi sila basta-basta.
eh hihilahin na lang yung paa ng ano, ng pinakapurong punong saserdote kasi patay na yun pag hindi na tumutunog ang bell. Ang ganda ho dito sa bagong tipan, yung pari natin, yung pinakapunong pari si Kristo. Kaya walang naging batik si Kristo sa most holy of holies. Walang batik. Garantisado at tiyak ang naging pag-aalay sa mga kasalanan. Amen? Yun ho, maganda roon kasi tinanggap ng Diyos yung pari. At the same time, tinanggap ng Diyos yung alay. Kasi siya mismo yung alay. Ayan, no? But when this priest had offered one sacrifice for sins, isang beses lang, lagi nating sinasabi, kasi gusto natin malayang malaya ka na. Gusto natin wala ka ng problema pagdating sa kasalanan. Ang gusto natin, mamuhay ka na lang na may kabanalan. Mamaya, makikita natin. Ang gusto natin, lumakad na lang tayo ng may biyaya, taglay. Huwag mo nang problemahin ang kasalanan. Kasi the more na ikaw ay sin-conscious, lalo kang nagkakasala. Pero pag ikaw ay sun-conscious, abay, lalo kang nakalalakad ng may kabanalan. The more na bilangin mo ang iyong kasalanan, abay, parami ng parami, hindi naman napabawasan. Taon-taon, pag nag-New Year's resolution ka, yun na naman. So tingnan mo yung ginawa. But when this priest had offered one sacrifice for sins for all time, he sat down at the right hand of God. Pahinga na ba si Kristo? Nakaupo na siya sa kanan ng Ama. Pumahinga ka na rin pagdating sa kasalanan. Pumanatag ka na pagdating sa kasalanan. Kumalma ka na pagdating sa kasalanan. Sapagkat binayaran na yan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Anong naging resulta niyan? Sa Hebrews 10:14, "For by the one offering, he has perfected forever and completely cleansed those who are being sanctified." Tanong, gaano kalinis ang ginawa sa atin ni Kristo pagdating sa kasalanan? You know, completely cleansed. Kaya pwede nating panampalatayanan ang realidad na ikaw ay kumpletong hinugasan, nilinis ng Diyos pagdating sa kasalanan. And you are perfected forever. Of course, tayo ay sinasanctified pagdating sa ating mga ugali, sa ating mga behavior, sa ating mga asal, sa mga kislot ng buhay. Minsan, ikaw ay altahin pa rin, sumpungin pa rin, matampuhin pa rin. Of course. Pero tayo ay binabago ng Diyos araw-araw pagdating sa ating behavior. Wala pang perfectong behavior. Tayo ay patuloy na sinasanctified sa ating mga behavior. Kaya nga pag ikaw ay hindi nag-ligalig sa isang araw, napakalaking bagay ho niyan. Yung hindi ka magligalig ng isang araw, ay talaga ikay malapit na maging santo. Ang presyo po ng ating kapatawaran ay mahalaga sa ating Ama. Amen? The price of our forgiveness is very costly for God. Sapagkat yan ho ay buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ho ay dugo ni Kristong walang bati. Kaya napakahalaga ho niyan. At ano naging resulta niyan? Sa Hebreo 10:19-22, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Yung kabanal-banalan kanina, doon sa Old Testament, na hindi mapasok-pasok ng kahit sino man, dahil sa dugo ni Kristo, ang sabi doon, malaya ka nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan. Hindi ka na mamamatay. Hindi ka na masusupok. Walang alinlangan na makalalapit ka na sa dakong kabanal-banalan. Bakit ba kailangan pumasok sa kabanal-banalang iyon sapagkat naroon ang presensya ng Diyos? Gusto mo bang makita yung majestic presence of God? Yung napakagrandyosong presensya ng Panginoon? Wala na pong
hadlang dahil sa dugo ni Kristo. Anong ginawa niya? Binuksan niya ito para sa atin. Ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. Praise God, binuksan na. Wala nang sagabal. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Verse 21, tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Verse 22, ito na po ang maganda. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budi. Paano malilinis ang budi? May gagawin ka ba? Ayun, i-continue po natin. Sapagkat nilinis na ang ating mga puso. Ikaw yung pala naman. Malinis na pala naman ang puso natin. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Meron ka na bang malinis na puso? Kaya nga yung kanyang paglilinis ay completely cleansed. Alagang malinis, eh aalis sa iyo ang Diyos. Hindi ka pipisana ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ibig sabihin, kumpleto ang ginawang paglilinis sa iyo ng Panginoon. Walang tsansa na si Kristo itatahan sa isang tao o sa espiritong madumi sapagkat hindi siya mananahan sa karunihan. Number two, the sacrifice is a call to action. Hindi naman tayo nawawalan ng gagawin pagdating sa ginawang ultimate sacrifice ni Kristo. Ano ang ating mga hakbang o response sa ginawa ni Kristong pag-aalay ng kanyang buhay? Sabi sa Ephesians 5:1-2, therefore, be imitators of God as dearly loved children and live in love. Ano daw pong gagawin natin? Live in love, just as Christ also loved us and gave himself for us a sacrificial and fragrant offering to God. Sabi po sa Tagalog, mabuhay kayong puno ng pag-ibig. Ano daw pong uri ng buhay ang kailangan nating gawin? Mamuhay tayong puno ng pag-ibig. Hindi po puno ng sama ng loob. Puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, anong ginawa niya? Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang pamumuhay po, letter A, yung live in love, yung po ay pamumuhay na natural lang sa isang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Tama ho ba? Nakaiibig tayo dahil tayo'y unang iniibig ng Diyos. Nakalalakad tayo dahil may nagmahal sa atin. Kaya tayo, sabi doon, nakapamumuhay tayong puno ng pag-ibig. Kasi yung espiritu mo naman, talagang pinuno ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Sino ho dito, nung makilala si Kristo, biglang nabago ang kanyang pananaw? Nakikipagbati na siya doon sa nakaaway niya nung grade 6. Iyo ba? Nabago eh kasi napuno ka ng pag-ibig. Nakita mo yung lawak ng pag-ibig ni Kristo. At the same time, yung pag-ibig na iniibig sa atin sa, ng Diyos, yun din ang iniibig natin sa kapwa. Amen? Nakakaunawa ka na. Pag maliliit na mga bagay, magpatawaran na. Sapagkat hindi naman yan ikagaganda ng iyong pakaramdam. Kapag may kahinaan ng isa, ay unawain na. Okay? Kasi nga, namumuhay tayo sa pag-ibig. Amen? Magsakripisyo na. Unang Juan 4:10-11, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito ang response sa verse 11. Mga minamahal, dahil kanun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Amen? Kaya yung katabi mo, unawain na. Okay? Pag may sama ng loob, palampasin na. Okay? Ayusin na. Sapagkat yun ang buhay na ating nilalakaran ngayon, yung mamuhay tayo ng may pag-ibig. Ganun talaga life eh. Mayroon isang pamosong doktor, nagkameron siya ng sakit sa cancer. Ang pinopos niya, laging sama ng loob.
Halatang halata na nahihirapan siya dahil hindi siya nagpapatawad. So, it's possible daw na yung cause ng kanyang sakit ay dahil sa stress. So, hindi naman natin nais na ma-stress. Tama ho ba yun? Huminga tayong malalim nga. Sarap. Well, ngayon, lumakad na lang tayo sa may pagpalampasin ang mga maliliit na bagay na yan. Pero yung utang nyo ha, magbabayad kayo ha. Pag perang inutang, perang kabayaran. Letter B, ano yung response natin sa ginawa ng ating Panginoon? Walk in holiness. Romans 12 verse 1. Ito na po ang last verse. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano ang ninanais ng Diyos sa atin? Yung may offer natin ang ating mga katawan ng may kabanalan. Lumakad tayong may kabanalan. Amen? Alam niyo, ang sanlibutan ay hindi mo masusukat kung susukatin mo sa iyong isipan. May stress ka eh. Pag nanood ka ng TV, makukuha mo pa yung punto nila. Magiging Chinese, ano ka, magiging Chinese ang puntos mo. Pero, ang sanlibutan ay naririyan, hindi para hubugin tayo. Ang sanlibutan ay naririyan, aware tayo sa nangyayari at pwede tayong manalangin. Pero, hindi pwedeng ang sanlibutan ang mag-rule sa buhay natin. Iba ang galawan ng politika, iba ang galawan ng showbiz. Hindi tayo showbiz. Hindi tayo politics. Sinaulo na niyo lahat ang gagawin ng mga politika para tayo i-manipulat. Paikot-ikutin, hindi natin yan porte. Ang porte natin ay lumakad ng may kabanalan. Amen? Kakaiba tayo sapagkat tayo ay citizens of heaven. Hindi naman tayo citizens ng mundong ito. Oo, namumuhay tayo dito, aware tayo narito, pero napakaiksi ng panahon para tayo ay maglagi o magsayaw o mamuhay ng kagaya ng taga-sanlibutan. Amen. Iba ang lakad ng mga Kristiyano. We walk in holiness. So, anong dalawang yon? Dalawang bagay na response natin. Nabubuhay tayo ng may pag-ibig. Live in love. Pangalawa, we walk in holiness. Ano ang ating iuuwi sa ating mga tahanan? Sabihin niya natin, I am deeply loved by God. I am completely forgiven. I am totally accepted because of Christ's ultimate sacrifice. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Iniibig tayo ng Diyos. Kompleto ang kapatawaran mo at ikaw ay tinatanggap na kanyang minamahal dahil sa ultimatum na sakripisyo ni Kristo. Pasalamatan natin ang Panginoon. Ama, salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa iyong ginawang sakripisyo. Hindi po ito nawawala ng bisa sapagkat narito kami na iyong mga anak tumutugon sa kagandahan ng pagkatawag mo sa amin. Salamat sa sakripisyong handog na iyong inialay para sa amin. Salamat po. Wala kaming masabi kundi papurihan, luwalhatiin, dakilain ang iyong pangalan. Kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailan. Paano kami ay inibig mo, nananatili yung pag-ibig mo sa amin. Minamahal mo kami, tinatangi mo kami. Ang ninanais mo sa amin ay kami ay bigyan ng parangal, ng karangalan. Salamat sa kumpletong kapatawaran, kami ay pwedeng mamahinga dito. At wala kaming alalahanin kundi yung kabutihan ginawa mo sa amin. Salamat Panginoon na kami ay ibinilang mo, tinanggap mo na iyong mga anak. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po sa iyong dakilang alay na ginawa sa aming kalagitnaan. Sa pangalang ni Jesus. Amen. Atin pong gugunitain ang ginawa ni Kristo doon sa krus sa pamamagitan ng pagpirapiraso ng tinapos.